morning, everyone. So welcome again to another session of Tax Smart Cafe's Business Catch Up. And today we have Arlen Fajardo of Pinoy Ako, Pinoy Tayo as our guest. Magandang umaga sa inyo. Kung bago kayo dito sa channel na ito, hit like or subscribe sa amin para makita at mapakinggan ang aming mga guests at marami at sigurado kaming maraming kayong matututunan. So ang unang tanong natin sa ating Kapinoy, ang tawag natin sa kanya ay Kapinoy, Arlan. Kailan mo na inumpisahan itong Pinoy Ako, Pinoy Tayo na programa mo? Hello, first of all, magandang araw. 2 years ago, nung sinimulan natin ang Pinoy Ako Tayo, Pinoy Ako Pinoy Tayo, to be exact, February 17, ang first broadcast. Nag-start tayo sa 974 FM dito sa Brooklyn, Victoria. So more than 2 years na ito. Nice, nice. Kung meron kayong isang inspirasyon o mentor, sino yon? And ano yung impact na nabigay nila sa inyo? Yeah, actually, way back from the Philippines, ang trabaho talaga natin ni radio announcer. On the TSA, naka 3 radio stations tayo doon. And then, nung nag-migrate kami dito sa Melbourne way back 2015, siyempre nagpahinga. Inalam muna natin yung situation. And until such time, namit ko si Kuya Walter, Villa Gonzalo, na tinatawag kong pinuno. Siya yung nag-push sa atin na mag-radio ka uli. Kumahanap siya ng local radio station, community radio station. And then, nag-ipag-meeting kami. So, matagal na natin ginagawa ito, ang public service. Aside from that, naging barangay official tayo. Way back sa Pilipinas, sa Tarlac. Talagang tumutulong until dinala ko rito kasi talagang iba yung feelings, di ba? Nakakatulong, lalo lang ngayon, may pandemic tayo. Public service talaga. So, 2 taon na po mga Kapinoy, ang Pinoy Ako, Pinoy Tayo. Ano pa ba ang mga plano ni Kapinoy Arlan para maging successful itong inumpisahan mo dito sa Melbourne na sinasabi mong 2 taon na? Actually, Kapinoy Roms at Kapinoy Jake, lagi tayong nag-iisip ng mga bagong ideas. Hindi tayo nawawalan ng ideas. Gusto ko lagi tayong may ginagawa. As long na nakakatulong sa tao, sinimulan natin dito sa pandemic. Kasi hanggang ngayon, 2 weeks na, may pandemic pa tayo. Tumutulong dito sa Melbourne, sa Pilipinas. Aside from that, yung mga biktima ng calamity, recently yung Ulysses, and then yung nauna pa, yung Mindanao, nagkaroon ng earthquake, no? At ngayon, ginagawa natin kasi sa atin dito sa Melbourne, sa Awan ng Diyos, 45 days, COVID-free na tayo. Sa Pilipinas, ngayon, ang ginagawa natin sa kasalukuyan ay nagpaparapol tayo ng bigas, no? Kaya para kahit papano, kinakunli tuloy, makatulong tayo sa ating mga Kapinoy kasi ang kagandahan sa mga nananalo, sineshare nila sa kapitbahay. So, siguro ay pinagbubuti pa rin natin para maging successful at kasi pag pinagbuti mo, may mga magtitiwalang mga sponsors, mga advertiser. So, yung mga nagpapa-advertise naman, siya naman ang pinagtutulong natin kahit papano, lalo na ngayong pandemic. Malaking tulong talaga yung Kapinoy, lalo sa mga nasa Pilipinas, lalo sa panahon ngayon. So, isa pa nanong Kapinoy, kung merong isang kasabihan na pinaniniwalaan mo, ano yun at bakit? Yeah, actually, marami tayong mga kasabihan gusto. Pero pinaka-paborito ko talaga, yung napakasimple lang, no? Make our life meaningful while we are living. Kasi minsan lang mabuhay ang isang tao, dapat gamitin natin sa magandang pamumuhay, just like ito, no? Kasi tayo'y naniniwala na habang tayo nabubuhay, di na mauulit-ulit. Gawin na natin ang nararapat. Sa paanong paraan? Yung tayo maglingkod sa kapwa, mahalin ang kapwa, lalo lang ngayon, mas kailangan nila. Share your blessings kung meron tayo. At sabi nga, it's better to give than to receive. So napakagandang legacy, Joy, no? Ang binibigay sa atin ni Kapinoy Arlan. So, ano naman ngayon ang laging tinatanong sa'yo, Kapinoy, no? 2 taon na itong ginagawa mo rito. Ano yung nagtawag? Anong lagi tinatanong siya, paano mo nagagawa ito araw-araw yung programa mo? So, parang napakahirap. Alam natin, napaka-busy natin. Lahat may mga trabaho din tayo. Magandang katanaw yan, Kapinoy Roms at Kapinoy Joy. No? Kasi, sa totoo lang, kung mahal mong ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo, parang hindi ka nawawalan ng power, no? Ng energy.
Kasi sa araw-araw tulad ngayon, ginagawa natin yung pagpaparapol, yung bang paggising mo, excited ka na, alam mo may matutulong ka kahit sa maliit na paraan. So parang ano, parang hindi ka nawawalan ng energy at pag alam mo may mga tumutulong na mga Kapinoy natin, mga Pinoy businesses na titiwala at nagmamahal sa Pinoy o Pinoy tayo, just like you, ang ANL Entertainment, ganyan din. Ay hindi ka nawawalan ng pag-asa na makatulong, kaya ang payo siguro natin kung sino man yung mga gustong gumawa ng radio show, just like itong Pinoy Open Tayo, public service, kailangan gamitin natin, no, na maging instrumento sa pagtulong sa tao, hindi lang news. At siyempre, ang importante ay masaya ka sa ginagawa mo, maging ano ka, maging consistent ka, at maging disiplinado ano, para magawa mo ito araw-araw, itong Pinoy Open Tayo, okay. Sunday lang pahinga natin. Mm-hmm. Nakaka-inspire. Salamat po, Carlin. So, imbitahan po yung mga nanonood sa namanood sa inyong live stream. Yeah. Hello mga Kapinoy. This is Arlan Pajardo, ang inyong Kapinoy, sa pangalan po ni Pinuno Walter Villagonzalo, ang ating co-anchor. Kami po'y nag-iimbita sa inyo na suportahan, makinig sa Pinoy Ako Pinoy Tayo from Monday to Saturday, 9:30 to 11:30 Melbourne time. Dalawang oras po yan na tayo magbabalitaan, magbibigay po ng kasiyahan, entertainment. Ano ho, paki-like lang po yung page natin na Pinoy Ako Pinoy Tayo in Melbourne. O kaya po ay mag-follow, mag-like at mag-share. Kapag tayo po ay nagsasagawa ng live program na sa ganun, mapaabot po natin sa sulok-sulok ang panig ng mundo ang magandang balita na pwede nang pakinabangan ng ating mga Kapinoy worldwide. So isa na namang napakagandang kwento. Join mo sa ating Kapinoy, Arlan. Napaka-inspiring talaga sa kanyang legacy na iwanan niya. No? So, parang araw-araw eh. No? Araw-araw. Correct. No? So at aming mga followers, like nyo lang yung page namin at lagi namin sinasabi, be smart with Top Smart Cafe! Salamat! Bye.